Hello guys, welcome back sa aking channel, Team RPJ. And ang tutorial po natin ngayong araw ay Grade 5 MAPEH Music Component. Tatalakayin po natin ang anyong unitary at strophic. Bago ko po simulan ang aking tutorial, pakisubscribe naman po ng aking channel at i-hit na din po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Tara, simulan po natin ang tutorial. Para masagutan niyo po lahat ng gawain o pinapagawa sa lesong ito, ay iisa-isahin po natin lahat ng mga terminolohiya, bibigyan ng kahulugan, at bibigyan ng halimbawa. Uunahin po natin ang katagang motif. Ang motif ang pinakamaliit na bahagi o idea ng musika. Ito ang nagsisilbing pundasyon o batayan ng komposisyon dahil ito ay kadalasang lumalabas ng paulit-ulit sa bahagi ng awitin. Ang motif ay maaaring rhythmic motif or melodic motif. Ano nga ba ang kaibahan ng rhythmic motif o melodic motif? Ang rhythmic motif na makikita sa kaliwang bahagi at melodic motif na nasa kanang bahagi ay hindi nalalayo sa rhythmic pattern at melodic pattern. Sa rhythmic pattern, ang bawat nota ay nilalagyan ng katumbas na bilang. Samantalang sa melodic pattern naman, sa halip na bilang ang ilagay sa bawat nota ay pitch names ang nilalagay. At yun ang kaibahan nila. Narito ang halimbawa ng rhythmic pattern at ng melodic pattern. Ang isusunod natin ay bibigyan natin ng kahulugan ang bawat terminolohiya na may kaugnayan sa lesong ito. Unahin natin ang strophic. Ang strophic ay isang simpleng anyo ng musika na may isa o higit pang taludtod o verses na may iisang melodiya lamang. Ito ay anyong musikal na inaawit mula sa unang taludtod hanggang sa huling taludtod na mayroong iisang tono o melodiya. Isang halimbawa nito ay ang nursery rhyme na Old MacDonald. Ang Old MacDonald ay may tatlong taludtod. Ang terminolohiyang unitary naman ay disenyo o struktura ng anyong musikal na may isang verse na hindi inuulit ang pag-awit. Ang halimbawa nito ay ang nursery rhyme na Happy Birthday. Pati na rin ang Baba Black Sheep. Isusunod naman natin ang tatlong anyo. Anyong A. Ito ay may isang taludtod na may isang melodiya. Anyong AA. Ito ay may dalawang taludtod at dalawang beses na uulit ang melodiya. At ang anyong AAA. Ito ay may tatlong taludtod at tatlong beses inuulit ang melodiya. Ang mga sumusunod ay mga nursery rhymes. Binulugan ko po ang bawat taludtod nang sa gayon madali niyong matukoy kung ilang beses inuulit ang melodiya sa isang nursery rhyme. Thank you.